guys, welcome back to another vlog. Today is actually a Wednesday and medyo maaga akong lumabas ng office today kasi meron akong doctor's appointment. So, I finally decided na magpa-executive check-up uli. I'm going dito sa Prime Medical sa Borsa Heights kasi ito yung malapit lang dito sa office. Let's see how it goes. Basically, ito is just an appointment with the doctor. Usap-usap, ipapacheck, and then after, saka pa lang yung mga blood tests, blood results, and all. So, ayun. Antay lang ako ng taxi, and then, diretso na ako sa clinic. So, hindi ko alam kung ilang doctors yung ini-meet ko for today. Pero definitely, meron akong general doctor na ini-meet. And good thing is, Pilipina siya. So, may Pilipinang doctor dito sa may Prime sa Borsa Heights. So, siya yung ini-meet ko. And then, siguro kung i-refer niya ako sa ibang specialists. Like, sa ortho, kasi meron akong pain sa back at saka sa may leg ko. Tapos, kailangan ko din ng ENT for my ears at saka my vision. Tapos ano pa ba? Basta madami. Madami mga specialists pa. So, baka i-refer na lang niya ako after. So, syempre, gynae. Ayan. Meron akong gynae sa Prime eh. So, ayun. Baka magsiset up ako ng different appointment again. But definitely, ayan yung ating appointment for today with the doctors. And then after, balik agad tayo ng bahay kasi meron pa akong meeting mamayang gabi. 7:30 meeting, conference call na dapat kong habulin. So, it's only 4:40. So, 4:40 pa lang naman. Actually, 4:40 yung appointment ko. So, medyo late na talaga tayo sa ating appointment. Pero, dapat matapos ako sa clinic. Kung mara-refer ako sa different specialists and may availability, dapat makaalis ako ng clinic ng at least mga 6:40, ganyan. Para if ever ma-late man or ma-traffic, at least abutin ko yung meeting ko sa bahay ng 7:30. Kaya dala ko yung laptop ko. Ayan. Nandiyan yung laptop ko. Dala ko siya for the meeting later. So, sobrang malapit lang yung clinic sa office. 12 dirhams lang na bayad. Medyo malayo yun lang yung lakad kasi Sheikh Zayed side siya. Or basta, hindi siya talaga yung babaan at all. Pero, ayan, malapit na din. So guys, nagda-diet kasi ako lately. Intermittent fasting. Tapos no rice. So, nag-check ako ng weight ko. Nag-lose ako ng 2.5 kg. So, in I think almost parang 10 days na no rice and 1 week na intermittent fasting, naka 2.5 kg na ako na na-lose. Sobrang happy ako. As in, sobrang happy talaga ako, guys. Timbang kasi ako doon. Nagtimbang at saka nag-BP. BP ko medyo mataas pa din. 150 over 100. Pero kasi hindi ako nakainom ng gamot kanina. Pero, we'll see. We'll see. Ayusin natin yun para mas maging okay pa yung BP natin. Hi guys! So, tapos na ako doon sa general doctor. Medyo mataas yung BP kaya binigyan lang niya ako ng medicine para sa aking BP. And then, next ko na is yung gynae. So, nagpa-appointment din ako doon sa gynecologist. Kasi, basta, yan. Nagpa-appointment ako sa gynecologist. Tapos, nagpa-appointment din ako sa ENT kasi masakit nga yung tenga ko eh. So, parang lagi ko siyang ginaganon, which is hindi siya maganda. Kaya, yun, nagpa-appointment na lang din ako sa ENT. So, yun yung mga iba pang check-ups na inaantay ko for today. Hi! So, tapos na ako sa gynae. So, kasi from 2 months ago, nagpa-check up na ako sa kanya. Abdominal check. So, kailangan lang namin ng vaginal check pa. Just to make sure kung meron kasi akong parang cyst, PCOS. So, nandun siya sa
something. Basta yun, hindi pa niya masyadong na-explain kasi gusto niya mag-ano kami, vaginal check. And then after, saka lang natin malalaman kung anong dapat gawin. Kasi meron akong 2.5 centimeter na cyst. So, basta ganun. Diba? Hindi masyadong clear yung explanation ko. Kasi meron ako 2.5 cm na cyst. Kaya ako magwa-vaginal test. Kasi gusto ko malaman kung saan yung location at kung ganun ba talaga siya kalaki. Kasi pag 3 cm na guys, depende talaga ha. Kung gaano kabilis yung paglaki niya, pwede siyang tanggalin or i-opera na dapat pag ganun na siya kalaki. But anyways, ang next doctor is yung ENT na. So I'm home na. Okay, wait lang. Okay. So nagaganto ako kasi ano to? Office na polo to. Ayan. Share ko lang, office polo. So pag Wednesday, either naka black na polo kami or ganyang polo or yung gray. So iba-iba yung pwede mong suotin pag Wednesday. So it's like a company Wednesday shirt. But anyways, share ko lang quickly yung nangyari kanina sa clinic. So, yung huling update, si Bashi. Bashi, upo na. So, yung huling update ko, huwag mo iwagiway yung ano mo. So, yun na nga, yung huling update ko was yung galing ako sa gynecology. So, ayun nga, meron akong cyst, 2.5. And probably I can share more details pag katapos ng vaginal test ko. Kasi baka mas mabigay nila yung further explanation na maaarok ng aking utak para ma-explain ko din sa inyo kung anong meron yun. Baka parehas tayo, diba? Tapos, after that, I went to the ENT. Kasi guys, ang problema naman is yung tenga ko, ang sarap-sarap talaga niyang kalikutin. And ang tendency is dry na siya kasi wala siyang enough wax sa tenga natin and it's not good. So nung chinek nung dentist, nung ENT doctor, okay naman daw yung tenga ko. Yun nga, dry. Pero parang from the outside daw ng check niya, it should be okay. Pero gusto niyang malaman kung saan nanggagaling yung pain and discomfort. Kaya magagawa kami ng test. Parang meron lang daw, parang may ilalagay siya sa tenga ko. Pero kailangan siyang i-reschedule. And kasi for approval pa rin yun ng insurance company. So, yun ang mangyayari. I have scheduled that on 1st of February. Baka na-upload ko na, baka hindi ko pa na-upload yung video na to by 1st of February. Basta 1st of February yun, sinabay ko na siya sa mga blood tests ko. Kasi sabi ng doctor, probably iba-iba yung practice ng mga doctor ha, pero sabi ng doctor, kasi yung last like full blood tests ko happened 3 months. Kaya gusto niya after 3 months uli yung next blood test ko. Kaya sa February 1 na lang kami mag-blood test. But anyways, kakaibang haul to today, guys. Ito ang aking haul from the pharmacy. And good thing covered naman yung mga medicines lagi. And wala akong copay, meaning wala akong binabayaran sa insurance namin. So, ito, nagbago ako ng medicine for my high blood. Ano ko kanina, 150 or 100. And yun nga yung pinag-uusapan namin ng doctor na Pilipina. Sabi niya, yun ang mahirap kasi wala akong nararamdaman. I mean, now I'm perfectly okay. Hindi masakit yung ulo ko, hindi masakit yung bato ko. Kasi usually yun yung nararamdaman ko pag mataas yung BP ko. And I'm already 150 over 100. So, mataas na yun, guys. Hindi normal BP. So, sabi niya, mag-change kami ng medicine, taasan natin yung dosage. At para ma-make sure na umiinom ako, ang gagawin is once a day na lang. So, ito yung binigay niya is Olmicard 40. Ano siya? 82 dirhams bawat isang ganito. And this is
30. So, 1 month siya. So, binigyan nila ako ng medicines good for 3 months na. Good for 1 month na siya. And then, yan yung binigay ng general doctor. And then, ito naman yung binigay nung doctor, yung gynae. Kasi nga, yung pag may period ako, sobrang malakas. As in, parang second and third and fourth day ko is at least every 2 hours akong nagpapalit ng pads. So, guys, hindi nyo alam ang kahihiyang nagawa ko. Dahil sa, alam mo yun, nagkaroon ng stain or nag-stain ako because of my period. So, binigyan niya ako nito. 3 times a day ko daw siyang iinamin during heavy period. So, I'll be taking this during my second and third day siguro ng menstruation. And sabi niya, marireduce daw yung period ko by half. O, diba, longer. So, going back dun sa ENT, guys, kasi nagpa-check ako, sabi ko medyo concerned ako sa snoring. So, I just wanna make sure na it's just snoring or hindi siya sleep apnea. So, initial assessment, sabi nung doctor, posible, pero they'll do another check about this. So, unahin lang daw muna nila yung tenga ko, and then after that, mag-check kami for the sleep apnea. So, ayun, yun lang guys, yung aking update sa aking appointment, doctor's appointment for today. So, ano tayo guys? Hello, collarbone. Yan ang peg natin. Pinag-usapan namin ni Cici, hello, collarbone ng ating hashtag para sa ating pagpapapayat. Pagpapapayat talaga. So, it's already 7:20 na ng gabi and prepare na tayo ng dinner. So, usually sa dinner, hindi ako masyadong kumakain. There's sandwich lang ang kinakain ko or fruits or anything paggabi. Prepare na tayo ng ating dinner for today. So guys, lahat kami dito sa bahay nagda-diet-dietan. Si Cici actually nag-gym na siya kasi dun sa company niya may free na Fitness First membership. Basta dun lang siya sa Deira City Center. Free yung membership niya ng gym and then yun, same din siya ng diet na ginagawa ko. And then si Satch din, nag-recently join na din siya sa aming diet. Kaya, tingnan natin kung anong mangyayari. We're very much excited kung anong mangyayari sa diet namin in the next few days. Okay, or in the coming weeks. So, hi! So, for today, ang dinner ko is ham and egg sandwich. So, yun ang gagawin natin for today. Ham and egg sandwich and milk. Tapos pala guys, alam nyo, hindi talaga ako mahilig sa vegetables, sa fruits and all. Pero I realized na ang sarap nung kiwi. As in, ang sarap nung kiwi, siya na ngayon ang aking favorite fruit. Yung matamis, ay basta masarap siya guys. Kaya lang wala na akong kiwi for today. So, yun, milk na lang muna tayo and ham and egg sandwich. Tapos, sabi nung doctor, iwasan ko na rin daw yung mga bread. Tapos sabi ko, ang hirap. Hindi, nahihirapan ako. Yung rice, kaya ko yun. Pero yung bread, hirap ako. Hirap talaga. Kaya, hindi ako magiging successful sa keto diet kasi bread is something na gusto ko talaga. So, ayun. Ang sabi niya, sige, mag-bread daw ako. Pero, itry ko naman daw na brown bread. Tsaka kaya mga wheat, ayoko ng ganun. Hindi ko talaga bet yung mga ganun, guys. Pero sabi niya, gawin ko daw kasi ngayon yung mas healthy. Konti yung sugar. Kaya gusto ko tong ham sandwich, ham and egg sandwich, kasi sobrang daling gawin. Itlog, ham, lagay ng mayo, tapos! So guys, ayan, ito na nga yung aking ham and egg sandwich. Ayan. Tapos, meron pa palang kiwi. So, ayan. Isang piraso lang. Sarap. Tapos, lately, guys, kasi ang pasok ni Satch is 12 noon. Kaya, umuwi na siya or nakaka-uwi na siya mga past 10. As in. So, syempre, dahil late na yung uwi niya,
kakain na ako, hindi ko na siya maaantay kumain. Nauuna na akong kumain. And then later na lang siya kakain. Tapos sisi nga kasi nag-gym siya. So, ayun. Ako lang mag-isa. Late na rin siya umuwi. Siguro si Sisi dumadating siya mga 9:30. Pag nag-gym siya, 9:30 siya uuwi. Kaya ngayon, mag-i-8 na. Ako lang mag-isa. Ang sad, no? But anyways, that's life. Hindi naman ako masyadong maaarte sa ganun, guys. Yung dopot, talagang hindi makakain sabay. I mean, alam mo yun, nandun naman kami sa practical side ni Sachi na sweet kung sweet. Pero naman, guys, pag mga ganito, syempre siya, ako aalis, siya natutulog pa. Or kakagising lang niya. So, alam mo yun, magkaiba kasi yung schedule. Kaya naiintindihan naman namin yun. Water pala to, guys. So, lately, ang schedule nga is ganito. Kain ako mag-isa. And usually, nanonood akong TV. So, buksan na natin. Ay, siya nga pala, dapat may call ako. Na-cancel siya. Reschedule for tomorrow. And I can't be available tomorrow. Kasi meron na akong appointment. So, reschedule na lang siya. Asan na siya? Wala yung remote. So, usually kahit ano lang pinapanood ko, Star Movies or something else. So, ngayon it's Dater's Notebook. Si Meghan Markle pala to. And then siya. Hello! So, syempre tapos na akong kumain. Nakapanood na rin ako saglit ng Star Movies. And it's already 8:45, so magsha-shower muna ako. Hindi talaga ako naliligo ng ulo or ng buhok. So, for me, shower is yung face and then katawan pababa. Yun ang tawag ko sa shower. So, parang maligo siya pero hindi kasama yung buhok. Yun, ganun ako mag-shower. Okay, quickly ipapakita ko pala muna sa inyo kung paano ako magtamad na skincare routine. So guys, yung tamad na skincare routine ko is 3 steps lang siya. So first step is to remove my makeup. So I'm using itong Tearderm. Ayan, Tearderm Collagen. So yung unay na ubus ko na 2 pack ng yung charcoal din na Tearderm. So, ang nabili ko kasi is itong collagen at saka yung charcoal. So, kahit ano sa dalawa, nag-work naman sa akin. So, I have an oily skin. Hindi naman ako talaga acne prone, pero ma-oily lang talaga. At saka enlarged pores. So, yun lang talaga yung problema ko. So, ayan. I'm just removing yung mga makeup residue sa face ko. Kung may natira pa man dyan, kasi usually nahuhulasan na ako and I don't really retouch nung aking makeup. And what's good about this is big enough yung isang piece per day. So, itong ganito guys, 30 pieces na to, so it will last me for a month. And it's only parang 109 or 119. So, not bad na siya guys. So, after nung first side, next side naman ako nung towelette. And because I wear yung mascara na waterproof, natatanggal na rin naman niya yun. And then of course, sa neck. Kasi syempre, naglalagay din tayo ng foundation dyan. So after kong mag-remove ng makeup, ang second step ko ng aking lazy skincare routine is maghilamos. So, pag tamad na tamad ako sa gabi, guys, ang ginagamit kong panghilamos is itong Bioré na baking soda. Gusto ko to kasi, ano na siya eh, for exfoliate na din siya kasi may mga bits siya. Papakita ko sa inyo. Ay, hindi siya nakikita. Ayan. Basta ayan, may bits na siya. Wait. Meron kang beads na mararamdaman.
Actually, just for video purposes, kaya ako to sinishare yung ganitong rutina. Pero usually, what I do is, naliligo muna ako, or nagsashower muna ako, sa ako ginagawa. Bakit nga ba ako nag-video agad? So, dapat, alam ko na. Kasi otherwise, nakatawel ako. Eh, ayoko mag-video ng nakatawel. Kaya, inuna ko na to. Pero usually, what I do is, nagsashower ako, and then, saka ako talaga nag-remove ng makeup uli. Para kung hindi siya matanggal nung initial ko na hilamos. At least natatanggal siya, and then ito, na-exfoliate na niya yung face ko. Okay? So, pagkatapos ko maghilamos, guys, ang next step ko is yung, or ang last step ng aking laser skincare routine is yung facial mask. Yun, yung facial mask, yung kasunod nun, or yung last step. So, ang gagawin ko, mag-shower muna ako, guys. And after that, papakita ko sa inyo yung gagamitin ng facial mask for tonight. Direk, ready na po ako for matured roles, Direk. Char! O, di ba, ang ganda ng background ko. Banyo kung banyo. May pa-echo pa yan for sure. But anyways, yung isa sa mga last steps na ginagawa ko after kong makashower. So, yun pala, nakashower na ako. And then after, nag-petroleum jelly lang ako. So, ganito kalaki yung petroleum jelly ko. Ayan. So, ayan. Nabili ko to sa day-to-day. Nakalimutan ko na magkano, pero ganito kalaki yung petroleum jelly ko, guys. Gusto ko kasi yung parang may rosy-rosy na flavor variant. Tapos, I usually put this dun sa paa, sa talampakan. Kasi yung talampakan ko, guys, as in, dry siya. Yung tipong sa, minsan kumikis-kis siya sa ano, kumikis-kis siya sa, ano pangalan nito? Sa kumot, sa comforter, kumikis-kis siya, guys. So, parang naiirita ako. And minsan, hindi siya maganda. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo, ah. Pero kasi may mga moment na parang pag naka-sandals ka, ang pangit nung sa may talampakan na parang ang dry. O kaya yung mga daliri mo ang dry. So, lately, ang ginagawa ko talaga is, sinisipagan kong maglagay. As in, mega lagay ako ng petroleum jelly sa paa ko, and it works. Siguro mga ginagawa ko na to for a week consistently, ha? Hindi kasi laging consistent yung mga before ko. Pero now, for a week, I've been doing this consistently. And so far, okay naman yung texture ng paa ko. And natutuwa ako sa ganung texture ng paa ko. Kaya sabi ko, sige, pagsigaan ko na lang gawin to. Para bonggang-bongga yung paa ko. And guys, sobrang okay compared yung mga normal na itsura ng paa ko. Mas maganda na siya. Mas presentable. Mas woman. So, after kalagyan ng petroleum jelly, lalagay lang ako ng medyas. So, usually ako nilalagay ko talaga, binababaran ko ng petroleum jelly hanggang dun sa may sakong ba yun? Or basta ang ankle, sa may ankle. So, usually, dito ko ito ginagawa sa banyo kasi. Kaya nandito tayo sa banyo kasi talaga namang ito yung makatotohanan ng ginagawa ko. After this one, either maglalagay na ako ng mga skincare ko like toner, moisturizer, serum. Pero dahil nga, ang inihing natin is tamad or lazy skincare routine, ang next na ilalagay ko na lang sa face ko is yung mask. And for the past few days, guys, ang ginagamit ko mask is ito. At ito siya, guys. This is the Lululun or Lalalun. I'm sorry, hindi ko siya alam kung paano i-pronounce. So, Lalalun Precious Red. So, this is a Japanese product. And then, sa isang pack na ganito, guys, it contains already 7 na masks. So, apparently, if you watch mga Japan vlogs and all, isa to sa laging hindi nawawala. Itong facial mask na to, hindi talaga ito nawawala sa mga Japan vlogs. Kaya naging curious din ako, diba? So, I ordered this via Amazon. Amazon.com dito sa Dubai. And I think I got this for 80 plus or 120. And ano na to, guys? 7. Parang mga 80 plus ko lang ata ito nakuha. And this is already for a week of facial mask. Bale 7 days or 7 facial sheets siya. But anyways, ito nga yun, guys, yung Lalalun Precious Mask, facial mask sa Amazon.com. And when you buy things, guys, sa Amazon.com, be very, very careful. Kasi
Amazon.com yan, marami pa rin fake. Okay? So make sure you buy dun sa mga reliable sellers na review nyo na, nabasa nyo na yung mga reviews ng mga sellers na yon bago kayo bumili. So ganito siya. This is my third piece. So ganito siya pag nakuha nyo. And I'm not sure kung makikita nyo. Pero ayan, ayan, ganyan siya. So, sama-sama siyang naka-fold lang. So, resealable naman siya. Pagkakuha ko, I just close it like that. And then, I work around with my mask. So, I usually put this on my face for mga 15 minutes. Which is normal. Alam niyo na yun. So, ganyan na guys. And then, pag nagpo-post ako sa Instagram, nagnaka-mask ako. Natatakot yung, parang sabi ng friend ko, nagugulat siya pag nakakita niya yung Instagram stories ko. But I just put it like that. Hindi siya ganun ka, siguro kasi it's a Japanese product, pero, alam mo yun, parang medyo maliit siya sa face ko. But it's still okay, it's still manageable. Something that I can still use. Pero ganyan siya. So, I leave this on for 15 minutes and labas na tayo. So, naturally guys, hindi ko naman to aantayin doon lang sa banyo for 15 minutes. Usually, I do something else. Either nanonood ako, nakaupo lang ako sa sofa, or minsan nag-edit ako, or minsan nag-work ako, nag-answer ng email. So, anything you can do while putting the mask on, you multitask. By the way, nakikita niyo ba yan? Ayun pa yung Christmas tree namin. Anong petsa na? Hindi ko pa naayos. So, I'll do that this weekend. Definitely, kailangan na nang linisin yan over the weekend. Okay? So, I'll just put this on while I watch TV. Hi guys, so it's about time para tanggalin na natin to. And what I usually do is I do like this and bring it down sa neck. So don't forget yung mga residue, wag nyo agad itapon. Ilagay nyo siya sa neck, sa batok. Yan, ganyan na ginagawa ko. And, ay sorry, other part sa gilid ng ilong and then sa ilalim ng tenga. So, yun. So, ayun lang guys. That's it for today's video. Wala si Sisi at saka si Sachi para makibuyer sa atin for today. But sana na-enjoy nyo pa rin to kahit ako lang mag-isa today for this vlog. If you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. I will see you guys on my next video. God bless and may the fab be with you all. Byers!